Hello mga kababayan, ito na naman po si Riggy 5248 ng Ride Guardians Community at nandito ako ngayon sa Barangay Amaya 1, lungsod ng Tansa, probinsya ng Cavite. At mapapansin ninyo sa background ko ay ang marker ni Juan Cailles. Actually, nandito ako ngayon sa paaralang elementarya ng Amaya, na kung saan dito unang naging guro si Juan Cailles. Ngayon ang tanong, sino ba si Juan Cailles? Ayon sa pag-aaral ko, sa pagre-research ko sa kasaysayan niya, isa siyang mistisong Pranses, Indian at Pilipino. Dito siya nagsimula magturo bilang isang professional na guro nung kapanahunan ni Aguinaldo. Nung pumutok yung revolusyon, sumama siya sa revolusyon at isa siya sa mga nahirang na pinuno ng mga pangkat dito. Siya ang naging pinuno ng mga kalalakihan na dito nakatira sa Barrio Amaya at lumaban sa mga Kastila dito sa Cavite. Pero nung natatalo na ang mga Katipunero laban sa puwersa ni General Lacambre ng puwersang Kastila, ito si Juan Cailles ay bumaliktad. Nung bumaliktad siya, lahat ng impormasyon na ay alam siya tungkol sa troop movement, mga trinchera, mga depensa, inalam niya, pinasa niya sa mga Kastila. Kaya yun ang isa sa mga dahilan bakit natalo ang puwersa ng Katipunan dito sa Cavite nung panahon ni Lacambre. Pagkatapos noon, namuhay siya sa Laguna, sa area ng Santa Maria, Pakil, Pangil, Paite. Yan yung lugar na yan, magkalapit lang ang mga lugar na yan. Diyan na siya namuhay. Pero nung pumutok yung digmaang Pilipino-Amerikano, ay lumaban siya ulit. This time, umanib siya ulit sa puwersang Pilipinas at nilabanan ang mga Amerikano doon sa Laguna. Pagkatapos ng digmaan na yon, bumalik ulit siya sa pagiging sibilyan. Nagkaroon siya ng pwesto sa pamahalang gobyernong Amerikano dito sa Pilipinas at nag-retire bilang isang ranchero sa Laguna. Sabi pa ng mga taga Laguna na nakakakilala sa kanya ay malawak ang kanyang kalupaan doon at marami siyang mga alagang mga baka. Ano bang makukuha nating aral sa buhay ni Juan Cailles? Unang-una, walang problema yung pagiging guro ng isang tao. Utang na loob natin yan sa ating mga guro kung bakit tayo naging ganito ngayon. Ako, utang na loob ko sa aking mga guro sa elementarya at sa high school at saka sa kolehiyo ang aking karunungan tungkol sa kasaysayan at sa mga bagay na kailangan ko sa buhay. Pero hindi kailanman na itinuturing maganda yung pagiging traitor sa isang pinaglalaban mo, so isang prinsipyo na pinaninindigan mo. Si Juan Cailles, ganun eh. Kaya siya hindi na siya nakatungtong ulit dito sa Cavite dahil sa ginawa niya ang pagbaliktad doon sa puwersa ni Lacambre. Bumaliktad siya, naging collaborator siya at doon ang isa doon sa mga dahilan na natalo ang puwersang Pilipino dito sa Cavite at naitulak si Emilio Aguinaldo papuntang Muntalban hanggang sa narating nila yung biyak na bato. Yan lang po ang maibabahagi ko sa araw na ito mula dito sa
Barangay Amaya 1, bayan ng Tansa, probinsya ng Cavite. Ito uli si Ricky 5248 ng Ride Guardians Community. Maraming salamat sa panonood. At paki-subscribe na lang po sa YouTube channel ko. Maraming salamat po. Magandang umaga.